Again, nandito na po tayo sa programang Lihim ng Liham. Ang ating text line para po makapag-react ka mamaya sa problema natin. Ay, nako. Siyempre naman yan, 0977-7178-186. Kung ready ka na bangga, siyempre ready na rin ako para po bigyan kayo ng sulat natin at basahan po kayo ng kwento natin. Actually, ito po ay problema kung na-i-enjoy ng ibang tao, pangga. Meron naman po on the other side na, alam mo yun, sobrang nasasaktan at hindi na alam ang gagawin. Kaya naman, nandito nga po tayong mga pangga. Yeah, without further ado, bangga, eto na po ang ating Lihim ng Liham story ngayong hapon. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambing. Suyag na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalaki? Here we are. Lihim ng Liham, ng Liham. Kong Lindsay, isa akong listener ng programa mo. Nagkataon na wala akong trabaho ngayon, kaya naisipan ko na humingi ng advice mula sa'yo at sa mga pangga natin dahil hindi ko na kaya ang problema kong ito. Hindi ko alam kung paano matatauhan mula sa pag-ibig. Parang pinaglalaruan lang ang damdamin ko. Hirap na ako, Lindsay. At sana matulungan mo ako. Lindsay, bakit ba hindi ako swerte pagdating sa pag-ibig? Pakiramdam ko, loser ako pagdating sa aspeto na ito at palagi kong tinatanong ang sarili ko kung bakit. Mabait ka naman. Maganda. Yan ang palagi kong naririnig mula sa mga kaibigan ko. Pero I always end up hurting. Talo pa rin ako sa huli kahit na ilang beses na akong lumaban. Gaya ito ng nangyari nang makilala ko si Gilbert. We were introduced by our friends at masasabi ko na nagkaroon agad kami ng instant connection nung unang beses na magkausap kami. Napaka-natural ng mga tawanan, kulitan at asaran sa aming dalawa ni Gilbert. Parang matagal na kaming magkakilala. Lindsay, because of his admirable qualities, hindi nagtagal, ay nahulog na ako sa kanya. Palagi kaming magkasama pag wala kaming work. Madalas kami manood ng sine at kumain sa labas. Ugali namin ni Gilbert na mag-post ng picture sa Facebook sa tuwing lumalabas kaming dalawa. Kaya naman akala ng iba ay kami na. Inassume ng mga taong nakakakilala sa amin na boyfriend ko na siya. Hindi ko naman sila masisisi dahil kung umasta si Gilbert ay parang may relasyon kami. Kahit na wala pa naman. Lagi kaming magkasama sa tuwing magkikita-kita ang barkada. Lindsay, napansin ko na kapag kaharap na ang ibang tao ay palagi niya akong hinahawakan sa bewang at madalas niya kunin at dalhin ang bag ko kapag magkasama kami. Sobrang lambing niya sa akin. Para bang gustong gusto niya ako, Lindsay. Pero alam mo, pangga,
ayokong lokohin ang sarili ko. Kasi, alam ko naman kung anong totoo. Lindsay, hindi niya ako pwede mahalin. Dahil mahal pa niya ang dating girlfriend niya na si Cherry. 5 taon silang naging magkarelasyon ni Cherry Lindsay. At alam kong hindi ko kayang pantayan yun. Pero alam mo, araw-araw ay lalong lumalalim ang pagtingin ko at pagmamahal kay Gilbert. Masakit, Lindsay. Dahil alam kong hindi kami pwedeng magmahalan. Malambing si Gilbert at kung gumalaw, ay parang may feelings din siya para sa akin. Kaya naman, Lindsay, patuloy ang pag-wish ko, pagdadasal, na sana mawala na sa isip niya si Cherry at ako na lang ang mahalin niya. Lindsay, paulit-ulit kong kinukumbinse ang sarili ko na wala namang imposible. Palagi kong tinatatak sa isip ko na mahal ako ni Gilbert at kami talaga ang my forever. Pero hindi pa rin umubra. Wala pa rin nangyari. Lindsay, hindi ko siya mapilit na gawin at sundin ang gusto ko. There was a time na sa sobrang lambing niya sa akin habang nakasakay kami sa bus, hawak-hawak niya ang kamay ko habang nagbibiruan kami. Sinabi ko sa kanya na ano kaya kung imbis na Gilbert ang tawag ko, eh honey na lang ang itawag ko sa'yo. Han na lang, para mas sweet, di ba? Lindsay, umasa ako na papayag siya. Kasi ang saya-saya namin nung time na yun. Pero alam mo ba? Bigla niyang niluwagan ang paghawak sa kamay ko. Nakita ko rin ang pagbabago sa reaksyon ng mukha niya. Sinabi sa akin ni Gilbert na ayaw niya daw ng tawagan. Hindi pa raw siya handa sa mga ganong bagay. At sana daw maintindihan ko. Napahiya ako sa sarili ko noon. Hindi ako nagpahalata pero parang nanliit ako habang magkasama kami. Hindi ko na lang pinilit ang gusto ko at sinabi ko na lang sa kanya na kung saan man siya komportable, doon ako. Lindsay, wala akong ibang magawa kundi mahalin siya. Mahalin siya nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Yun nga lang, Lindsay, hindi ako ganun katatag. I'm not that strong. Sinabi ko sa kanya kung anong nararamdaman ko dahil alam kong sooner or later, malalaman niya rin ang lahat ng ito. Mas mabuti nang marinig niya sa akin kesa malaman niya pa sa iba. Nung una, Lindsay, gusto ko lang siyang iwasan. Dahil alam kong kailangan ko na umalis sa magulong setup na ito. Pero hindi kaya ng konsensya ko na basta ko na lang iiwan si Gilbert. Kaya sinabi ko sa kanya kung gaano ako kamiserable sa pamamagitan ng isang text message. Lindsay, hindi ko alam kung anong reaksyon niya
dahil hindi siya nag-reply. Hindi niya rin ako tinawagan. Dalawang linggo ang lumipas bago kami bumalik sa normal ni Gilbert. Hindi na namin pinag-usapan ang meron sa relasyon namin. At nag-usap kami na parang walang nangyari. Pero matapos yon, Lindsay, something changed. At hindi ako yon. Si Gilbert. Alam mo, Lindsay, naging mas malambing at naging extra clingy siya sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya sa dalawang linggo na yon. Pero naging sobrang masaya ako sa atensyon at affection na binibigay sa akin ni Gilbert. Kaya naman hindi na ako nagtanong. I enjoyed the moment na parang mag-girlfriend at mag-boyfriend kaming dalawa. Oo, Lindsay. Magkaibigan lang kami ni Gilbert. Friends with benefits. Ginagawa namin yung mga bagay na hindi dapat gawin ng magkaibigan. Pumayag ako dahil mahal na mahal ko siya. At sa bawat oras na ginagawa namin yon, hinihiling ko na sana magbago ang ihip ng hangin at sana magkaroon na kami ng relasyon, ng label. Kaso wala. Loser pa din ako pagdating sa bagay na yun. Hindi ko siya boyfriend. Binibigay ko sa kanya ang lahat-lahat ng kaya ko. Pero kaibigan lang ang title ko kay Gilbert. We're just friends. Isang beses, Lindsay, magkasama kami sa apartment niya. Mula sa pag-idlip ay nagising ako nang wala siya sa tabi ko. Nasa harap ng computer si Gilbert at may kausap na babae. Long distance, mula sa Taiwan. Pagkakita niya sa akin sa kwarto, nahagip ako ng camera at agad niyang sinabi sa kausap niya na best friend niya daw ako. Nagtaka na ako. Bumalik ako sa kwarto para ayusin ang gamit ko nang mapansin ko na nandun yung cellphone niya. Alam kong hindi tama pero hinalungkat ko ang telepono niya at nalaman ko na yung ex niya, si Cherry, ang kausap niya sa video call. Awang-awa ako sa sarili ko noon, Lindsay. Gusto kong umiyak pero ayokong ipakita sa kanya na apektado ako. Ayokong ipakita kay Gilbert na mahina ako. Ibababa ko na sana yung telepono nang saktong bumukas ang pinto at nakita niyang hawak-hawak ko ang cellphone niya. Kitang-kita ko sa mga mata niya, pangga, na meron siyang tinatago sa akin. May ayaw siyang sabihin. Nakatitig lang siya sa akin noon. Sabay tanong kung may problema ba? Sumagot ako agad.
At hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang sabi ko, problema? Actually, hindi ko nga alam kung sino ang problema eh. Ako ba? O ikaw? Ako ba ang problema? Kasi sobrang nagpapakatanga ako sa'yo kahit alam ko naman na yung ex mo pa rin ang mahal mo. O baka ikaw naman yung problema? Diba? Ikaw na patuloy na pinaglalaroan yung feelings ko. Alam mo, Gilbert, kung tutusin, pwede kitang iwanan eh. Pwede kitang kalimutan dahil hirap na ako sa setup natin. Sa totoo lang, pwede akong magpaligaw. Pwede akong magpa-entertain sa ibang lalaki. Pwede akong magmahal ng iba pero hindi ko ginagawa dahil mahal na mahal kita. Alam mo, Gilbert? Alam mo, araw-araw hinihiling ko na sana. Sana, Gilbert, ako naman. Ako naman yung mahalin mo. Tapos, Gilbert, sana siya naman yung kalimutan mo. Gilbert, please. Lindsay, sabi ng ibang nakakakilala sa amin, ang layo-layo na daw ng narating namin ni Gilbert. Yes, in a way. Pero wala kaming kahit anong relasyon. Nagpapakatanga lang ako sa lalaking umaasta na parang boyfriend ko. Pero may mahal namang iba. Alam ko, Lindsay, hindi ito healthy. And it's breaking my heart. Minsan naiisip ko na dapat mas minibigyan ko ng pansin ang paghahanda sa sarili ko on how to let go of Gilbert. Dahil alam kong kailangan na. Ayokong dumating yung aras at araw na mawawala na siya sa akin, pero kailangan. Hindi ko alam, Lindsay, kung may sense pa ba lahat ng sinasabi ko. But please, tell me what to do. Maraming salamat and more power to Lihim ng Liham. Umaasa po ako na sasagutin niyo ang sulat ko. Sincerely yours, Bambi. Thanks a number 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. At kasama niya pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. Ako po nag-iisang girlfriend mo. Ako lang naman yun, di ba? Ikaw naman talaga. Uy, selosa ako, ha? Huwag kang ganyan pag may iba ka pa nako. Last na dong. Makakaloka to. Siyempre ako po nag-iisang si Lindsay Vanga. Baby, kasasamahan kita all the way till 4 in the afternoon. Ngayon po nagmamagandang ano bang araw ngayon? Ano naman ako sabi ko ka no, isang beses, Thursday, Friday na pala. Nakakaloka. It's Tuesday today, August 15. Nakakaloker. Sorry naman. Uy, payday ngayon ng mga tao. Sarap ng buhay, oh. Wow. Lupit nyo talaga, eh. Payday mo ba ngayon? Magbayad-bayad ka ng utang, ha? Hindi yun, ano, yung pera mo, ginagasta mo lang kung saan-saan. Eh, meron ka pang utang. Sabi ka nila, may debts ka pa. Kaya, pay din, Pangga. Kasi nung inutangan mo naman yung mga yan, di ba hindi naman sila nagdalawang isip, Pangga, na pautangin ka? Yan dapat. Kapag may pera ka, hindi ka rin magdalawang isip na magbayad sa kanila. Para quits lang, di ba? Tsaka Marzi, para next time, makautang ka ulit. Di ba? Maganda doon. Para alam mo yun, next time, kapag kinailangan mo ulit ng pera, tsaka ng ano, sabi nga nila, ng bread, eh, di ba? Makakapag-loan ka pa sa kanila. Nakakalala.
Loka. Anyways, Mangga, ito na nga, punta na muna tayo sa ating letter at sa ating problema ngayong hapon na ito. Kung hindi mo narinig ang story po natin, ako talaga naman po makabagbagbagbagbagbagbagdamdamin. Sabi nga ni Angelica Baltazar, talaga po nag-excited silang dalawa ng boyfriend niya, si Jason Espiritu, na makinig po sa Lihim ng Lihim. Kasi ganito pa nangyari ha, kung kakabukas walang ng radio mo panggat, hindi mo naabutan ang ating problema, ang ating kwento ngayong hapon na ito. Ito pang ating letter sender na si Bambi. Bambi po yung pangalan. Yahoo! Ang cute ng pangalan na yan. Eh, meron pong isang lalaki na nagugustuhan na parang boyfriend niya, pero hindi naman talaga. Diba? Si Gilbert po. Gilbert po ang pangalan ng kanyang napupusuang kalalaki. Diba? Kalalaki ito. Napupusuang lalaki. Ngayon, Pangga, from the very beginning, alam niya na hindi pa nakaka-move on ito pong si Gilbert sa kanyang ex-girlfriend na si Cherry, Pangga. Pero, tinuloy pa rin po ni Gilbert at saka po nitong si Bambi ang kanilang magulong usapan, ang kanilang mga MU. Oo, Pangga, alam mo, nag-holding hand sila at naghahawakan sila ng bewa. Kahit hindi naman talaga sila, wala silang label, hindi sila mag-jowa, hindi sila mag-boyfriend at mag-girlfriend. So, ayan na nga, Pangga. Dumating ngayon ang mega-mega pagkakataon, Pangga, na parang turning point ito para sa ating letter sender na si Bambi. One time, nakita niya na nandyan po sa harap ng computer, ito pong si Gilbert. Kaka-idlip niya lang nun, Pangga, bigla siyang nagising, sabi doon sa letter. Ibig sabihin, ako baka tumorba pa itong dalawang to bago natulog. Ay! Nakakaloka, di ba? Palay mo lang naman. Ito talaga. Diba? Pagkakita niya, bago niya, you know, after pala. Sorry, hindi na pa bago. After niya, maimbestigahan ang mga pangyayari, Pangga, nalaman niya na ang kausap po doon sa harap ng computer sa video call, Pangga, ay yung ex-girlfriend ni Gilbert na si Cherry. So may communication pa rin at nag-uusap pa rin ang dalawa. Ang pakilala nga sa kanya, di ba, best friend, hindi girlfriend, hindi special someone, kundi best friend. So medyo nag-drama na siya. Alam naman daw ni Bambi, mga Pangga, mga kapitbahay, mga suki, na kailangan niya nang umalis sa gantong setup with Gilbert. Kailangan niya nang umalis habang kaya niya pang umalis. Diba? Pero hindi niya daw alam kung anong gagawin niya at sana daw, Pangga, ay maliwanagan daw po natin ang kanyang isip na talaga naman pong clouded with everything at kung ano-ano mang bagay sa panahong ito, Pangga. Hindi niya daw alam kung anong gagawin niya. Please, tell me what to do. Sabi niya dito sa kanyang problema, Pangga, at sa kanyang letter. So, yun po. Kaya naman po ngayon, magbabasa na po tayo ng ating mga solusyon, mga komento po sa ating pong problema ngayong hapon na ito, Pangga. Again, kung meron po kayong masasabi tungkol dyan po sa ating binasang kwento, 0977-718-186. Ano nga bang gagawin mo, baby ko, kung ikaw po ang nasa sitwasyon ng ating letter sender na si Bambi? Alright, tapunta po tayo dito. Ang sabi po, ha? Good PM, Miss Lindsay. Pakisabi po sa sender nyo na ang tanga-tanga niya. Grabe naman. Sabi, ang assuming niya, maghanap na lang siya ng totoong magmamahal sa kanya. Pabati naman po sa office from Jamie, Ate Mai, Ate Jack, Arwen, Joanne, and Bella. Diba? Hello! Sabi naman ito, hi, gandang Lindsay. Ako po si Jorly ng Bulacan. Ang masasabi ko sa'yo, ate, mag-move on, ate. Ginagawa ka lang niyang pampalipas, no? Hindi ka na niyan mahal, o hindi ka niyan mahal, no? Ligwak na yan, no? May lahi ito ni GMA, Gloria Arroyo, no? Sabi niya dito, pampalipas oras ka lang yan, no? Hindi ka niyan mahal, no? Ligwak na yan, no? Parang Gloria Arroyo lang. Nakakalaka. Sabi naman ito, isa Pangga, masasabi ko lang kay Bambi, tigilan mo na ang kahibangan mo para hindi ka na masaktan. Huwag ka nang umasa na mamahalin at magiging kayo ni Gilbert kasi, no? From the very start na friends lang kayo. Sakit? Huwag kang magpakatanga at huwag mong ipagpilitan ang iyong sarili. Magtira ka naman ng konting respeto para sa sarili mo. Marami pa naman dyang ibang makikilalang lalaki para sa pagmamahal mo. Huwag mong bigyan ng kahulugan lahat ng ipinapakita sa iyo, Pangga, ni Gilbert. Dahil masasaktan ka lang. Try to move on. Give your time to your family and friends and lahat ng yan. At sakit ay malalagpasan mo din. Pray ka lang palagi. Rose Valiente po ito ng Mandaluyong. Sabi naman ni Charles of Caloocan, Pangga, love makes us stupid. Move on. Stop being stupid. Stop communicating with him. There's a lot of boys that will treat you like you're the most beautiful girl in the world. Si Charles po ito ng Caloocan. Gusto mo yun? Ang taas ba masyado? Sige, mamaya babaan ka ng konti, ha? Sabi naman ni
Mayet ng Malate, Manila. Sinasaktan at pinapahirapan mo lang ang sarili mo, girl. Please lang, huwag mong gawin yan sa sarili mo. Tandaan mo, may halaga ka. Learn to love yourself at huwag ka nang umasa sa taong wala namang pagmamahal at ginagamit ka lang. Binabahan ko ng konti ah. Ay nako, yun yung pinakagusto kong comment sa lahat. Meron kang halaga, di ba? Palakpakan natin. Galing-galing. Sabi naman ito, good PM Lindsay, napakinggan ko ang Liham na binasa mo. Hi! Ang masasabi ko dyan, palimus ng pag-ibig. Bakit pangga kung sakali kaya na mabaling sa'yo ang atensyon ni Gilbert, hindi ka kaya makakasakit sa damdamin ng ex-girlfriend ni Gilbert sa oras na maalaman niya ang ginawa mo? Kung sa'yo kaya gawin yon, anong magiging damdamin mo? Huwag kang ganyan. Iniisip mo lang damdamin mo. Buti pa tigilan mo na ang pag-iilusyon. Baka isang araw bumalik sa'yo ang kabaliwan mo. Sancho po ito ng Quezon City. Diba? Ex na naman diba? Pero bakit nga no? Nag-uusap pa rin sila? Mag-ex na sila? Pati pa rin mag-friends ang ex? So, sige. Pagtalunin ko ang isip ko. Guluhin ko yung isip ko. Maganda yan. Sabi naman itong isa pangga, hello Lindsay, para po sa amin dito sa documentation, Nika, documentation staff, dapat na pong i-let go ni Bambi ang feelings niya for Gilbert. Bigyan naman po niya ng respeto ang sarili niya. Hindi lang iisang lalaki, girl. Wake up! You deserve a guy na mamahalin ka din, hindi yung ikaw lang ang nagmamahal. Sige, nagtatrabaho dyan ha. Miss Bambi, enjoy mo na lang po kung anong meron kayo ngayon in the first place. Wala naman talagang kayo. Nagagamit ka lang po ng bonggang-bongga. Naggagamitan lang po kayo. Shout out kay Claire sa 2P Accounting. Hello naman sa inyong lahat dyan. And last but definitely not the least, dahil mamaya pa magbabasa pa po tayo ng comments ha. Sabi po ni Queenie, girl, kung ako sa'yo, dumistansya ka na sa kanya. Alam mo naman palang ganun ang estado nyo at nakaka-feel ka na na hindi ka na niya kayang mahalin. Dumistansya ka na, girl. Huwag kang magpakatanga sa mga ganyang mga lalaki, mga paasa. Bigyan mo ng kalayaan ang sarili mo. Huwag kang magpapabilanggo sa pagmamahal mo sa kanya. Madami pang better sa kanya, Bambi. Ha, yan po ang sabi nitong isa. At ang kembot pa ha, huwag mong lunurin ang sarili mo sa pagmamahal mo sa kanya na wala namang patutunguhan. Cheer up, girl! Marami pang deserving naman dyan sa tabi-tabi. Sa tabi-tabi talaga. Sa tabi-tabi lang. Nakakaloka naman, no? Anyways, mga kung meron ka rin mga ganyang komento tungkol po sa ating problema ngayong hapon na ito, pangga 0977-7178-186. Alam mo na yung jowa mo, yung taong nagugustuhan mo, ay may feelings pa para sa kanyang ex-girlfriend, pangga. Ipipilit po ba ang sarili mo o ililet go mo muna si Guy Lalu? Diba? Ano bang gagawin mo kung ganyan? Mahal na mahal mo at binibigay mo ang lahat sa kanya, pero wala naman kayong label at hindi naman kayo mag-boyfriend at mag-girlfriend. So what are you going to do, pangga? Again, yun po ang text line natin. At syempre, kung meron po kayong time para po mag-Facebook, Twitter at mag-Instagram, facebook.com/DJLindsay1067, DJLindsay1067. Yun din, pangga, sa ating Twitter and Instagram account, Lindsay1067, LindsayAAY1067. Ang saya, di ba? 1067 ha, para masaya. At mag-emote muna. Emote talaga. Emote muna tayo pangga sa kantang ito ng mali. Bongga. Oy ha, syempre si Lindsay pa rin ito, pangga. At ano na nga bang oras? Oras na, pangga, para tumingin ka sa iyong oras ha. Ay, ano daw yun? 3:26 na po ng nagmamagandang afternoon. Pangga ang oras niya natin po sa atin ng Silka, the country's number one beauty soap. Sa Silka, ang kutis ay paganda ng paganda ng paganda. Alagang papaya, alagang Silka. Uy, yeah! Baby ko, syempre na yan. Ano na nga ba ang meron sa'yo? Bakit ka hot, baby. Grabe ka, ha? Iniisip mo na naman yung jowa mo. Baka naman mamaya, ganito ang setting ninyong dalawa ni, ano, ha? Tulad ni Bambi. Ako sinasabi ko sa'yo, ngayon pa lang na mom problema na kami dito kay Bambi. Kaya alam mo, dapat, o medyo, makinig ka na lang. Baka kasi kahit pa paano, meron kang makuhang advice mula po sa amin ng mga pangga mo. Diba, ang sweet naming lahat? Thank you so much. Like there's no tomorrow. Ay! Ay, naku, nakakalala.
loka. Hello naman sa lahat po ng mga mga tech warriors namin na parang pagod na pagod sa mga oras na ito. Si Sir Cliff na palagi naman pagod dahil syempre binabantayan niya yung transmitter. Hello naman sa mga nandyan sa taas. Oo, yung mga warriors, tech warriors namin. Mabuhay kayong lahat dyan, ha? Yahoo! Keri nyo naman yan. Ito na nga, Pangga. Balik po tayo sa problema natin with Bambi. Ano nga bang gagawin mo, Pangga? Kung yung taong mahal mo, yung taong pinagbigyan mo ng lahat-lahat ng meron ka, Pangga, ultimo pagkababae mo, Pangga, binigay mo na. Eh, hindi ka kayang mahalin at ang puso niya ay nandun pa rin sa kanyang ex-girlfriend. Ano ba ang gagawin mo? Ipagpapatuloy mo pa ba ang iyong pagmamahal dito sa iyong taong sinisinta na, well, sa case ni Bambi, eh si Gilbert yun. O ililet go mo na ba siya? Ay nako talaga, ay nako naman talaga. Ito po ha. Basa po tayo ng mga comments mula po sa ating text line 0977-717-8186. Malinaw na rebound ka lang, girl! Grabe, oh. Yahoo! Better na iwasan mo na lang para hindi ka na umasa pa. Kasi until now, may communication pa rin sila. Magkakaproblema lang kayo kung magiging kayo kasi pag-aawayan nyo lang yan. Janet po ng Muntinlupa ito. Uy, may point ko dyan. Alam mo yan yung pinakamagandang term para dito po sa ating problema ngayon. Si Bambi ay rebound girl lang talaga. Sakit, di ba? Pero ganun talaga, rebound. Ay, nako. Ito, basa pa tayo, Pangga, ha? At ang sabi po dito ng isa pang texter natin, good PM po, gandang Lindsay. Masasabi ko kay Bambi, iwasan na lang niya si Gilbert para hindi na siya mahirapan pa. Hindi naman talaga sila ginawa hindi naman talaga sila ginawa ka lang ni Gilbert na panakitbutas. Ikaw ang kawawa sa bandang huli. Pabati naman po sa mga driver ng TJT Movers, Das Makavite. Palagi po nakatune in sa Energy FM. Salamat! Salamat mga baby ko, mga baby bunch. Thank you sir, ma. Hello, gandang Lindsay. Magandang gawin niya ni ate. Magbuhos ng malamig na tubig ng mahimasmasan sa kaibangan. Ay, nakakaloka. Ate, wag mong sayangin ang oras mo sa wala. Marami naman dyan. Wait ka lang at darating din yung right guy na magpapasaya sa'yo. Bicol boy. Thank you so much. Bicol boy talaga. Pero taga saan ka talaga dito sa Maynila? Nandito ka ba sa Maynila? Diba? Ate girl, wag mo sayangin ang panahon mo sa best friend mo. Marami ka pang makikilala na talagang magmamahal sa'yo. Mahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Please, pag-greet naman po ng gorgeous staff ng Medical City from Team Relax. Hello, mga baby. Kamusta kayo dyan? Makibati naman po kasama ko na nakikinig ngayon sa inyo, madam namin, si Madam Elvie, Pampe, Brando, Marisa, Malu, Nanay Lydia, Rafael, Annalyn, Vincent, at May. Maraming salamat po. Angel Montez, Barbas po ito ng Caloocan City. Hello! Kamusta kayo dyan? Ano pa bang masasabi ninyo dito po sa ating letter sender? So, problema po ni Bambi kasi alam mong hindi natin alam, baka Pangga, meron ding ibang mga Pangga tayo na nagsasuffer ng same problem. Hindi rin nila alam kung anong gagawin nila. Dahil yun nga, feeling nila rebound lang sila, Pangga. Malay mo, makatulong tayo sa ibang taong ganyan din na na-experience sa mga oras na ito, di ba? Gandang hapon, Pangga. Ang masasabi ko po kay Bambi, huwag kang magpakatanga, girl, sa isang lalaki na hindi ka naman mahal. Mag-move on ka na. Marami dyang mga lalaki na makikilala mo at magmamahal sa'yo ng totoo. Hindi yung ikaw lang ang nagmamahal sa kanya. Sinasayang mo lang ang buhay mo. Yan po ang sabi ng ating letter sender. Lalaking walang kwenta. Paasa. Nakakainis sa mga ganyang lalaki mapaglaro sa mga feelings ng mga babae. Yan nga po, si Nicole po ng Montalban ang nagsabi niyan. Parang may hugot ka nun, girl, ah. Ay, kung ako pa si girl, kakalimutan ko na lang po si Gilbert at mag-entertain ng ibang guy kasi mas maraming deserving sa pagmamahal ko. Asyong po ito ng dapitan. Pabati naman po kay Lloyd. Hello! Yahoo! Hi, DJ Lindsay. I energy you from Jean ng Dasma. Hello, baby. Kamusta ka dyan? Eto, last but not the least, nakakalungkot naman ang napasukan mong sitwasyon, Bambi. As a woman, we should not be treated as an option. Yes, yun ang nangyari sa'yo. Naging option ka, tinanggap mo yon, hoping na makakalimutan niya yung ex niya. Sabi mo nga, friends with benefits, doon pa lang, talo ka na. Mahirap mag-move on. Lalo na, hindi naging kayo, di ba? He takes you for granted. One is enough. Get your life back. Iwasan mo na siya or mas the best na kalimutan mo. Parang ayoko yun. Ay, parang ayoko yung linyang yun. The best. I'm so sorry. Yes, but I have to be true. Like, there's no tomorrow. Ay, iwasan mo muna or mas maganda eh, kalimutan mo na ang ex mo or siya pala, as if di siya nag-exist. There's a lot of fish in the ocean. Hayaan mo na lang siya na magsama. Sila ng dalawa na magsama pa. Love yourself, know your worth. Pray ka lang, kaya mo yan. From Mabian ng Marikina.
Hi. Ay, ito, promise, last na po ito, Pangga, ha? Bago po ako magbigay ng aking final touch sa ating cake ngayong hapon na ito. Hello, Pangga, comment ko lang po sa letter sender. Bakit ka pumayag na gawin yung isang bagay na hindi dapat mangyari? Alam mo naman na kaibigan lang ang turing niya sa'yo at higit pa doon. Sinabihan ka naman niya na hindi pa siya handa sa ganong setup. Pero ikaw, tinuloy mo pa rin. Alam mo naman na, ano daw yun, wala tuloy yung binabasa ko. Oo. Sinabihan ka naman niya na hindi pa siya handa sa ganong setup. Pero ikaw, tinuloy mo pa rin. Alam mo naman na sa laban na yan, yung dalawa, ikaw talaga ang kawawa kasi babae ka. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa taong ayaw talaga sa'yo para hindi ka masaktan. Marami pa dyang iba kaya kang mahalin at alagaan at hindi ka sasaktan. Sabi po yan ni Solotero. Maraming salamat mga baby ha sa pagbibigay po ng inyong mga advice at syempre naman mga opinion, solusyon sa ating pong problema ngayong hapon na ito. Yeah! Thank you so much from the bottom of my broken heart. Ay, nako naman talaga. Uy, thank you din pala ha. Let me thank yung kapartner ko sa pagpapakinis ng aking mukha. Top-o. Ay, nako, konting spray lang ng top-o pang gakikinis ng iyong balat ng bonggang promise ko yan sa'yo. Available po ang top-o kung gusto nyo i-try. Available po ang top-o sa selected 7-Eleven stores, Watson's, Mercury Drug Stores, and South Star Drug nationwide. Ay, di ba? Ikaw naman talaga. Alam mo, Pangga, kung si Lindsay lamang po ang tatanungin. Alam mo kasi kapag nai-inlove tayo, di ba? Alam to ng mga kababaihan. Dahil ang babae kapag nai-inlove, bigay todo talaga eh. Di ba no? Yung mga nandyan po sa mga accounting department at saka mga nasa factory. Di ba, mga babae talaga? Ano yung todo bigay talaga kapag nagmahal? Minsan nga ang OA-OA na. Pero minsan, di ba? Minsan hindi natin alam na sobra-sobra na palang nagagawa natin para sa pagmamahal. At karamihan po sa oras na binibigay po natin. Diyan sa maling pag-ibig, yan si Bambi, alam naman nating lahat. Huwag na tayong magplastikan dito. Bambi, kung nakikinig ka, hindi tama ang ginawa mo. Siguro para sa'yo tama yan dahil sasabihin mo naman sa akin, eh Lindsay, nagmamahal ako eh. Ganyan talaga, diba? Kapag nagmamahal, binibigay mo ang lahat. Oo, nandyan na tayo. Pero diba girl, binigyan mo ng sarili mo isang beses na iparealize, diba? Dito po kay Gilbert na miserable ang buhay mo dahil sa nangyayari sa inyong dalawa. Dalawang linggo nga kayong hindi nag-usap. Tapos, nagkabalikan ulit kayo. Pinabayaan mo ulit na i-continue niya kung ano yung ginagawa niya sa'yo nang wala kayong kalabel-label. At ang masama pa niyan, Pangga, di ba? Yung bagay na yon, yung dapat hindi ginagawa ng magkaibigan, ginawa ninyong dalawa. Hindi namin alam kung ilang beses, di ba? Pero yun yung masakit doon, Pangga. Sabihin mo man sa akin na, Lindsay, okay lang yun kasi mahal ko naman siya. Eh, ano ngayon? Ang pinakamasakit dyan, yung hindi kanya kayang panindigan eh. Yung tipong hindi kanya kayang ipaglaban. Hindi niya kayang sabihin sa ibang tao, lalo na sa ex-girlfriend niya na si Cherry, na ikaw ay special sa kanya kung hindi man girlfriend, di ba? Ano ba naman yung sabihin niya sa ex niya kay Cherry kung talagang wala na silang dalawa noon, ha? Sabihin man lang ni Gilbert kay Cherry na etong babaeng to, yung nakita mo sa camera, nung nahuli mo, ha? Special to sa akin. Napaka-special nitong babaeng ito para sa akin. Kaso hindi! Girl, ang pakilala sa'yo, best friend! Best friend? Sakit-sakit nun? Ginawa mo ng lahat, binigay mo ng lahat, best friend pa din? Ang sakit nun, girl. Ngayon, kung ako sa'yo, Pangga, habang kaya mo pang umalis at habang nasa katinuan pa ang pag-iisip mo, Pangga, huwag mong hintayin dumating ang barko sa airport. Ay, kasi para hindi naman siya mangyayari, di ba? Ako, umalis ka na dyan. Simple as that. Umalis ka na kasi hindi naman tama yung ginagawa mo. Alam mo, kapag naman pinutol natin yung mga ginagawa natin dahil sa pag-ibig, it will hurt siguro isang linggo, dalawang linggo, but marirealize mo, magiging malinaw sa'yo, Pangga. Alam mo yun? It will hurt for a while, pero hindi forever ang hurt na yan kasi eventually, meron kang makikilala, Pangga. May ibibigay sa'yo si Lord na tamang taong mamahalin ka, aalagaan ka, at kayang isigaw sa buong mundo, Pangga, na ikaw ay girlfriend niya. Walang pag-iimbot, walang pagdadalawang isip. Hindi best friend, hindi friend, hindi someone lang, kundi girlfriend niya. Diba? Hindi kasi kagad
magandahan yung ganyang setup. Oo, ikaw hindi ka makapagmahal ng iba dahil ginugugol mo masyado yung effort mo, yung oras mo, yung pera mo, pa yung halakhak mo, yung hininga mo dyan sa lalaking yan na hindi ka naman kayang bigyan ng label, hindi kayang sabihin sa ibang tao na ikaw ay girlfriend niya, ikaw ay special. Oo, para sa kanya. Mahirap yun, girlie. Alam mo, kaya kung ako sa'yo, habang kaya mo pang umalis dyan sa relasyon na yan, habang matino pa ang pag-iisip mo, pack up ka na. Huwag masyadong tanga sa pag-ibig, di ba? Hindi mo nilagay dito kung ilang taon ka ni. Di ba? Kasi may intindihan ko yan kung teenager ka. Pero teenager nga, hindi dapat alam yung ano, di ba? Yung mga friends with benefits na ganyan. Nakakaloka, di ba? Oo. Tigil-tigilan ako sa mga ganyan. Alam mo naman kung anong tama. Huwag kang umasa. Namamahalin ka niya. Kung sa umpisa pa lang, isang beses pinagbigyan mo siya, pangalawang beses, parang naramdam mo pang gana, rebound ka lang, pero hindi mo pa rin ginagawa ng paraan, di ba? O ganun, te! Paano na lang kapag dumating na yung right guy para sa'yo? Para ka ng lungangi, di ba? Sabi ng matatanda, lungangi ka na. Para ka ng gulay. Kasi hindi na, alam mo yun, hindi ka na at your best dahil sinayang mo yung sarili mo, sinayang mo yung oras mo, yung energy mo, yung effort mo, yung ganda mo para sa ibang lalaki, sa maling lalaki. Ngayon dapat paghandaan mo pangga yung tamang tao para sa'yo. Paghandaan mo si forever. Kasi baka mamaya dumating na siya, diba, para ka ng lantang gulay. Nakakaloka. Pero alam mo kung talagang mahal ka ng isang lalaki at talagang tunay ang pagmamahal niya sa'yo, it won't matter kung mukha ka ng lantang gulay. Kaya kanyang i-revive mula sa, alam mo yun, sa sakit na dinanas mo, sa pain na meron ka. Kaya kanyang pagandahin ulit into a beautiful flower ng bonggang-bong. Habang hindi ka pa nabubulok, at habang hindi pa nasasayang ang ganda mo, girl, umalis ka na sa ganyang setup, alisin mo na sa isip mo si Gilbert at mag-goodbye ka na sa kanya, di ba? Ay, naku, maraming salamat po sa pagtutugtog ng taway po sa programa ni Lindsay, sa ang taway po sa programang Lihim ng Liham, panggay ng Bonggambongga. Again, kung meron po kayo mga gustong i-share po na love stories dito po sa ating programa, pwedeng-pwede naman po yan, panggay. Siyempre naman, Lihim ng Liham, 1067 at yahoo.com. Diyan niyo po isend ang inyong mga sulat at siyempre ang love story mo, panggay. Kung gusto mong ma-feature yan dito po sa ating programa. Alright? Again, panggay, Lihim ng Liham, 1067 at yahoo.com. At huwag na huwag kang bibitiyo dahil susunod na si Jimbo at si Sheena, bangga! Dito lang yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, baby ko! Sabihin mo! Sabihin mo! Sabihin mo! Ay, naku naman talaga.